Hello guys! Nandito na lang po tayo sa allotment namin. So ngayon na lang po tayo ni Bimbo Cornejo. Hello guys! Ayan, no? For you. Ito ang galing ng may allotment. Tingnan mo, ang dami oh. Ayan. So maraming salamat sa mga gulay na binigay mo sa akin. Pero before that, eh, siyempre tatanungin kita. Kaya ako nagpunta dito. Question and answer portion pala ito. Kailan nagsimula pala yung allotment ninyo at paano niyo naisipan tong allotment? Kasi nahirapan kami sa siyempre sa pag-iipon ng pera dito sa UK, mahirap. Ganon? Oo, ganon talaga. Akala ko nandito na lahat ang pounds. No. Kasi mahal na rin ang bilihin ngayon, so naisip namin na mag-allotment. So nung nag-allotment na kami, nakakaipon na talaga kami. Yung pera namin sa trabaho namin, almost nasisave na namin. Noon, wala kaming allotment, pili kami ng gulay. Siyempre, matong gulay. Mahilig ang asawa ko sa gulay. Nagtanim kami ng lettuce, so naisipan din namin naisipan din namin magtanim na ng spinach, yan. Lahat na. Tsaka tinay talaga namin ang hirap, Ben. Ibig sabihin talaga, ang purpose nito ay unang-una, makasave. Makasave kami. Tapos ano na rin, healthy benefits na rin. Kasi nga parang organic. Mm-hmm. Full year may mga tanim kayo. Full year may mga tanim din kami. Yeah. Meron kaming leek. Ah, pagka inaabot ng winter yun, ano? Pechay, inaabot yan. Ayan, Spinach yun, ang ganda. Kasi pag iniwanan mo siya sa ground, mga January, February, meron ka na namang anihin. Ibig sabihin nito, whole year nga pala ito. Whole year, yan ang galing. So, marami palang advantage pagka may allotment ka talaga. Yes, madami talaga. Madami. Thank you. Concern ko lang, tsaka curious ako. Di ba full-time worker din kayo dito sa UK? May full-time ka? May full-time job din si Elmer, si Maguste. So paano pa kayo paano ba yung time niyo? Paano niyo nadidivide? Normally kasi 37 hours lang kami. So 3 days a week, full-time na yun. 37.5 hours. So meron kang off na 4 na araw sa isang linggo. So ang ginagawa namin, pag ako ang free, pupunta ako din sa allotment, hinahatid niya ako sa allotment. Kasi nagdadamo ka lang, magtatanim ka lang. Pero normally nag-start yun sa bahay. So itatanim mo na lahat ng buto. Ibig sabihin yung mga punla? Yung mga punla, sa bahay mo na yan. Nga pala, 4 seasons tayo dito. 4 seasons tayo dito. May mga greenhouse ka. Normally mga January. Yan, mag-start yun January. Magtanim-tanim. Pero dito sa allotment ninyo, ano yung pinaka-paborito nyong gulay na lagi parang sabik na sabik kayong... Itong courgettes, kasi napakadami mong anihin. Ang namin dito, start namin nag-anil last month. So naka 15 piraso na kami nito. Yung maintenance hindi mahirap? Madali lang. So kung may 4 na puno ka, makaharvest ka na siguro ng mahigit 25. Ayan, ang lalaki. Sa isang Ano ito? Ah, ganun din ito, no? Projects din, no? Oh, tsaka ito, walang mga nakakalap ito. Ayan, no? Hindi nila alam dito sa UK na kinakain pala ito. Ibig sabihin, ang mga English hindi kumakain ng ganito. Hindi nila kinakain ito. Alam mo, sa amin sa Batangas. As in Filipino, this cost of pesos for 5 pieces in Philippines sa... Flowers. Yeah, is 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, ano papa? 10 pesos. Sa tingin ko... Maano to, yung demand dito sa inyo sa Nueva Ecija ay malakas, ano? Yes. Sa amin sa Batangas, hindi masyado, kami sa Bunga. Sa Bunga. Ibig sabihin ko, taga saan ka nga pala? Nueva Ecija. Parehas nga pala kayong taga Nueva Ecija. Yeah. So, paano ako maka-avail ng allotment? You need to go to Parish Council like this. Kasi nagpunta lang kami ni Brother Elmer dito, tapos tinignan namin. Kasi si ate, Pilipino din yun eh. Bali, 4 na yata kami Pilipino. Mabilis lang ang proseso. Yes. Yan, no? We waited for about maybe 4 weeks. Apat na linggo. Depende sa mga allotment na i-give up nila kasi may mga allotters na nag-give up. Nag-give up, hindi na rin kaya, ano? Kasi mostly ng mga nandito matatanda na sila. So kami lang yata ang mga kabataan ng dito. Pero sabi mo nga, 5 years na kayo dito. Ano to, depende na sa decision nyo kung mag-i-give up nyo o mayroon time limit na... No, there's no time limit. As long as you want it and as long as you maintain the allotment, then you can still be the member. Ibig sabihin pala, parang kung gusto nyo, forever. Hanggat nandito kayo sa Ukraine. Maganda namang mahal din ng vegetable kasi dito, Tsaka talagang press na press, from the garden. And sometimes, pag may mga sibuyas kayong ganito, kasi ito kailangan nyo din itong gamitin Hindi ito. Ito pwede itong ilagay sa... Kahit saan, di ba? You can dry it and just put it in a bottle. You can ferment as well. It takes about a year.
Even this one, I dried them. Yan, paano ito ginugulay? Anong tawag yan? I think this is fennel leaves. Inong kuchinta. Kuchinta, hindi ko, hindi ko masyado. Are, ang alam ko dito sa amin, dun sa India, mayroon din silang ganyan. Medyo mapait yan, no? Medyo mapait. Hindi? Ay, depende ko siguro sa place. Kasi dito malamig. Saan nga pala kayo natuto niyan? Natuto? Sa kanya. Ang asawa ko kasi nagtatanim ng vegetables. So, saan? Sa rice. Sa Nueva Ecija kasi. Kung natanim man ng Kaya nung nililigawan niya ako noon, nagdadala ako ng pag-uwi ko, meron na akong isang sakong talong, isang sakong kamatis. Yun ang regalo? Oo, yun ang regalo. Okay. So, busy-busy talaga kayo. Ibig sabihin, ano yung love life nyo? May time pa ba kayo mag-love life? Ay, nagtitigil kami! Ah, meron pa rin? Oo, siyempre. Mahirap po. Gusting, tinatanong ko yung love life nyo kasi busy kayo sa trabaho, may allotment pa. Sabi ko, yung love life nyo ba, may time pa kayo? Ang sagot ni Bona, naisisingit na yun daw. Wala na yan. Wala na. Ibig sabihin ay napunta na lahat sa akin. Wala na. Pagod na, pagod. Pagod. Ano na yun? Secret na rin yun. Nakaka-update pa nga kami, di ba papa, no? Hindi kasi minsan, ang ginagawa namin, yung allotment na mismo ang dating place namin. Ah, oo, siyempre. Kasi minsan tahimik na tahimik dito. Oo, pwede rin nga. Kasi kayo lang, minsan kayo lang dito talaga, no? Minsan nagpipiknik kami dito, yung mga friends namin. Gaya natin, no? Nagko-coffee, magandang tambayan, lalo pag summer. Tsaka ano, marami kayong nami-meet dito na iba-ibang nationality din. Oh, especially siba. Mga English, ano, nagiging friend pa. Lalo na yung mga matagal na dito, we learn from them. Lalo si Val kanina. Nasi-share nga pala nila, ano? Nasi-share nila yung knowledge nila. Yung sa tagal ng ano, pagtatalim nila, siyempre, in-impart na nila. Mababait din sila mag-share. Oo, in-impart na sa amin. Kagaya okay. Si Val, last year, ang dami niyang binigay na, ano to, yung gourd na maliliit na kalabasa. Ano yun? Pantanim? Pangkunla? O... Pangkunla, pang dekorasyon. Sa totoo lang, nakakaingit talaga yung may allotment na ganito. Kasi ano eh, ang ano ko dito yung stress reliever, ano? Kasi minsan, toxic ang buhay sa labas, pagka ano, di ba? At saka, si Mangusting, dati, ano yan, dati, syempre, pasaway. Pasaway, ano? dati toxic. Sa totoo lang, di ba, magkabarkada kami yan. Hindi ko ina-expect na magpo-focus din sa allotment. dati toxic. Pero kaya talaga ano na, talagang... Oo, behave na. Hindi, ibig sabihin ko kasi may napapaglibangan eh, ano? Ah, yung ano eh... Nabibisi. Nabibisi siya. Kumbaga yung isip niya kung paano niya patutubuin to. Yung mga buto. Nagbablog pa. Dahil nakita mo kanina ang upo. Upo kanina. At tapos ngayon nga, nagkaroon kayo ng idea na pwede mo palang i-share to through vlogging. Oo. Yeah. Siyempre. Kaya i-promote mo na. Kaya nga nung nalaman ko si Ben, kasi si Ben is one of Elmer's friend. Yeah. From Leighton Bazaar. They do work together in Domino's. Yeah, nagkakilala sila doon. So, nalaman ko si Ben na nagbablog na. Ben, turuan mo ako mag-vlog. Hindi rin in-expect ni Elmer na makapunta ako sa vlogging. Kasi kahit akong sarili ko, hindi ko rin in-expect. Paano mo pala naisip na mag-vlog? Bakit mo naisip na mag-vlog? Gipit na gipit din. Kailangan din kumita. Eh, nung nasa India ko, nung time na yun, siyempre. Language barrier pa, di ba? Walang-wala din doon kasi siyempre, nung time na yun, dumating ako sa India, hindi mo na ako pwedeng magtrabaho doon. Kasi marami doon ding unemployed. Tapos yung number one, isang reason, sa visa ko. Natalaw ako to work. Kaya yun, naisipin kong mag-vlog. Anyway, ngayon, lumago na yung channel natin. So, next time na lang natin, ikukwento yung sa vlogging natin. Basta, at least... At saka yung buhay din natin, kasi syempre, dito, hirap. Ilang years ko kayong nakasama dito, di ba? Matagal din. Before tayo nagkahiwa-hiwalay, last year lang ulit tayo nagkakita-kita. Nabulat nga ako, may allotment na si Elmer eh. Pero nakakaingit talaga. Si Brad, anong pangalan talaga ni Brad? Ay, ikaw yung na-meet ko sa... Sa Vital Scan. At sa may kwan, meron kaming stall nung Barrio Fest tayo. Okay. So, pinopromote ko yung Vital Scan. So, nagpo-provide kami ng diagnostics like MRI, ultrasound, blood test. So, sa mga kabayan. So, ibig sabihin, pwede kong pa rin i-vlog pala yung ano mo yun. Oh, yes, sure. Sabihin ko ano bang tawag sa inyo. Yung... Diagnostic center. Oo, yes. Pwede, okay lang. Yeah, okay. O sige, next time, papasya lang kita doon. Anyway, kasama yun sa Proud to be Pinoy. Correct. Yeah, yes. Okay lang. Okay lang sa'yo. Oh, okay sige. So balik tayo kay Mangusting, kay
Maria. Maria. Ano pa? Ano pa i-share natin? Yung lang muna. Yung lang muna. Ah, share muna natin yung ano natin, yung allotment natin. Next time na po yung ano namin, paano kami nagkakilala. Ayun, paano sila nag-domino, 'di ba? Yung life natin noon. Oo. Oh, ano, noon eh, minsan mga pasaway nga, napapainom noon eh, no? Oh, ang time na yun. Ngayon eh, nakay Kristo na tayo, di ba? Oo, oh, napapabarik nga kami noon nila Elmer. Maganda nga rito sa akin, it was just revealed sa akin ngayon. Mm. While at AD. Yeah. Sabi niya, kasi may mga kaibigan din pala siya dito na alam mo yung mga, may mga sakit na cancer na. So, it's a healing for them. Bakit? Naisipan ko, nung ginawa ng tao ang Diyos, nilagay niya sa garden eh. So there is a purpose kung bakit ang tao. We are a divine creation, hindi naman talaga tayo dito sa mundo eh. We are just, it's like temporary. So ang healing talaga is coming from nature. Mm. Hindi lang doon sa gamot talaga. Mm. So yun yung nag-reveal sa akin kanina. Which is, alam mo yung pag tinitingnan mo yung nature, something is happening into your body. Make it changing. Yes, there's a healing, there's a joy. So I think it was really purpose ng Panginoon na ng nilagay niya sa garden at wala pang hindi nagkakasakit ng tao noon eh. Nung hindi sila nagkasala eh, nung pinalabas sila sa garden, yun na. So it's just part ng buhay natin talaga na dapat talaga nandito tayo sa nature na gawa ng Panginoon, lalo na yung mga ganito. I think it's part ng buhay natin if you want really to be healed sa mga sakit. Mm-hmm. I think you need to involve your dapat mix your, mo mix, mix mo yung katawan mo sa nature. Mm-hmm. Kasi sa outside world kasi dito tahimik, you have peace of mind. Mm-hmm. You can hear the small voice of God kasi wala eh, walang hindi magulo rito eh. Puro yes. Green man dito mo. Puro green. So yun yung nakita kong revelation sa akin ngayon ng Panginoon na if you want to be healed, if you have something na nararamdaman sa katawan mo, I think you need to go back to the nature because we ourselves are creation of God. So, talagang nandyan yung influence yung ng nature sa atin. Tulad mo, napabago niya. Diba? Nakita mo yung pagbabago ng ni Mangusting, diba? So, I've seen today. Kasi, biruin mo si nanay yung masaya siya. Nandun yung happiness. Yeah. Andun nakikita mo yung joy niya. I met her, I think she was doing this for 12 years. Yeah, she's been doing this. And we're just doing it like for 5 years. Five years. But we learned a lot from her. Ang dami namin natutunan sa kanya. So kaya spinach, ayan, vitamin D yan. Ito, talagang kahit di ka na umiinom or may sakit ka sa kidney, pwede mo na siyang kainin. Saka talagang ano, mas save then, nga yung money. Yeah. Oh, and then, itong bulaklak na to, nagbibigay sa ito ng vitamin A. So, and God created everything. And the main thing, it's organic. Yeah, it's organic. Yan po. And then, we have Bartoli beans as well. So, yeah, they say it's good talaga. For, ano, protein. Parang patani. Yan, protein po yan. So, maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin ulit dito, ha? Yes. Maraming salamat din sa pagbisita mo. Okay lang. Sayang nga, dapat nakasama ko si Sham and Shanaya. So okay, papaalam ka na. So, and maraming salamat po ulit kay Bimbo Cornejo sa pagbisita niya dito sa Mangusting Allotment. And maraming salamat din po sa mga bumisita ngayon, sa aming mga kaibigan na si Brother Francis and si Sister, of course, Sister Veronica. Ayan, Veronica. So okay guys, please like, share, and subscribe na lang sa Mangusting Vlog. Mangusting Vlog and Bimbo Cornejo. Yeah, Farmers in the UK. Okay, yeah. And soon to have Francisco Vlog. Soon to have Francisco Vlog. Thank you very much. Okay, thank you. Bye-bye. Bye.